Laking Maynila ako. Kaya hindi talaga ako mapamahiin. O kahit nagpapaniwala sa mga kwentong katatakutan. Ngunit dahil sa mga personal kong karanasan at totoong kwento na narinig mula sa mga malalapit na miyembro ng pamilya, dahan-dahan ko ding natanggap na sa mundong ito, may mga bagay na di natin may papaliwanag. At namulat ako sa katotohanan, may mga nilalang ring namumuhay na kasama natin dito sa lupa na maaari nating makita, makasalamuha, ang masama kung makainkwentro mo ito. Isang summer vacation noon, kakatapos ko lang sa ikatlong baitang sa elementarya. Isang masamang balita ang natanggap namin mula sa aming kamag-anak sa probinsya. Nang tawagan kami ng aking tiyo, sabi nito, nasa malubhang kalagayan ng aking lola, sa side ng mama ko. At ito raw ay nag-aagaw buhay. Nang natanggap namin ang masamang balita, agad kaming dumiretso at lumuwas rin ang kinagabihang yon. Ang probinsya ng aking ina ay isang liblib at maliit na bayan sa Batangas, malapit sa Mount Makulot. Noong mga panahong yon, ay sadyang kakaunti lamang ang kabahayan rito. Napakasimple lang ng pamumuhay noon. Kapag kailangan ng tubig, ang mga tao ay nag-iigib sa poso. At yung iba naman, may mga balon sa kani-kanilang kabahayan para magsilbing salukan ng tubig. At kung sa pagkain naman, napakalapit lang ng bayan kaya nilalakad lang nila ito. Bawat kabahayan, halos may kani-kanilang tanim na gulay. Kaya minsan, nahihingi mo na lang ang makakain mo noon. Mabalik tayo sa storya. Nakarating kami ng saktong alas 7 ng gabi. Buong pag-aakala namin, hindi na namin maaabutan ang aking lola. May pagbabara kasi sa kanyang puso noon. Isa pa, medyo sensitibo kasi ang asma ng aking lola. Paniniwala noon sa amin na pag ang nag-aagaw buhay ay napadumi at hindi niya na ito namamalayan, ibig sabihin noon ay malapit na talaga itong mamatay. Kaya habol-habol namin ang mga nalalabing oras para kausapin siya at iparamdam na sobrang mahal namin siya. Nang gabiling yun, nagsidatingan na rin ang iba pang mga kapatid ni Mama. Hindi ko pala nasabi, patay na pala ang lolo, kaya't ang bunsong kapatid na lang ni Mama ang naninirahan noon sa probinsya na siyang kasakasama ni Lola. Buong akala ng lahat ay huling araw na yun ni Lola. Ngunit nakalipas ang ilang mga araw, himalang umayos ang kalagayan nito. Dahil sa pangyayaring ito, nagdesisyon ng aking ina na mag-resign at manirahan sa Batangas upang samahan ang kanyang ina. Kasama kaming lumipat doon ng aking bunsong kapatid na babae, samantalang si Papa dumadalaw na lang tuwing weekends. Magsisimula na ang pasukan para sa grade 4 at dito na ako pinag-aral ng aking ina upang maging katukatulong sa pagbantay kay Lola nang makalabas ito sa ospital. Ito na rin ang simula ng karanasan ng aking lola mula sa di maipaliwanag ng mga kaganapan. Isang Sabado ng gabi, naisipan ni Papa na sunduin kami at magstay sa bahay namin sa Maynila at doon na mag-overnight. Dahil na-miss rin kami ni Papa dahil bago sa amin ang ganitong setup na malayo sa isa't isa. Kailangan din kasi naming dumalo sa isang party ng kanyang boss at gusto ng kanyang boss na andun kami dahil ang ama ko ang kanang kamay nito sa negosyo. Sa mga nagtataka, naka-recover na si Lola. Bumalik na rin ang lakas nito kaya napapayag kami sa imbitasyon ni Papa. At isa pa, andun naman yung tito kong lalaki para magbantay. Nang gabi rin iyon, bandang alas 12 ng gabi, may narinig si Lola na kaluskos at mabibigat na yabag sa bubungan. Dahan-dahan man ang pagtapak nito sa itaas ng bubong, ay hindi nito maitatago
ang ingay at bigat ng bawat akbang dahil sa bukod sa yero lang bubong namin sa probinsya ay sadyang napakalakas ng pakiramdam ng aking lola. Sa tingin ko, dahil galing si lola sa malubhang karamdaman, ay naamoy ito ng aswang. Sabi kasi nila, bukod sa buntes, ay mga taong may malubhang karamdaman ang paborito nitong bisitahin. Ang ipinagtataka ko lang, nakarecover na naman si lola at malakas na ito, ngunit bakit pa rin ito dinadalaw? Bandang alauna, mas lumakas ang ingay sa bubungan. Dahil sa inis ni lola, kinuha nito ang kanyang itak at itinabi ito sa higaan. Nakiramdam sa mga susunod na mangyayari. Hindi na ginising ni lola ang anak nitong lalaki dahil bukod sa mahinang loob nito ay kasalukuyang itong tulog mantika. Alas dos na, ngunit ang mga huni ay hindi pa rin tumitigil. Ang nakapagtataka, ang tunog nito ay umihina. Maya-maya naman ay lumalakas ito at pabago-bago ang lakas ng tunog. Dahil may alam ang lola ko tungkol sa mga aswang, alam niyang nagpapaalis-alis ito at bumabalik-balik kinalaunan. Makalipas ang ilang sandali, sa halip na sa bubungan, ay sa main door sa may sala lumipat ang pag-iingay, ang mga kaluskos at kalampag. Di ko pala nabanggit, pinanganap ata ang lola ko na may sobra-sobrang katapangan sa katawan. Ewan ko ba, wala atang kinakatakutan. Lagi niyang sinasabi, matakot sa magnanakaw, huwag sa mga multo o aswang. Nakarinig si lola ng pag-angil na parang isang malaking aso. Ngunit paliwanag niya, ang eksaktong boses nito daw ay parang isang malaking tao na nagpipilit boses malaking aso, na parang naghahalo-halo ang mga boses ito, ngunit iisang nilalang lang naman. Nakiramdam si lola ng maigi. Nagulat ito nang may isang boses pa siyang narinig. Parang galit na pusa na may nahabol at inaaway. Alam ni lola na nag-aaway yung dalawa. Ngunit nakapagtataka, takot ang pusa sa aswang. Pusa nga ba talaga ang narinig niya? Isip-isip nito. Naglagabugan ng mga gamit sa labas ng bahay. Nawala ang huni at ihip ng hangin na lang ang kanyang naririnig. Sa probinsya namin, natural doon na parang sumisipol yung hangin. Yung parang may padating na bagyo ang tunog. Nabahala ang lola ko. May pagtataka at pag-inis sa mga pangyayari. Nagdesisyon itong tumayo sa kama at kinuha ang itak na pinatakan niya ng lana. Kumuha ito ng asin at nagbudbud ito sa kanyang ulo ng iilan. At ang mga natira sa kanyang kamay ay winisik-wisik niya sa kanyang katawan. Hindi ko alam, pero sabi niya, naglagay rin siya ng bariya sa kanyang duster. May dahilan daw siya para gawin ito, pero hindi ko na inusisa. Walang ano-ano ay malakas itong nagmura at agad-agad itong binuksan ng pintuan sa sala na siya namang nakaharap sa isang napakalaking puno. Isang malamig na hangin ang sumalubong kay lola at may pumukaw sa kanyang paningin. May papalapit. Dahan-dahan lumapit ang isang maliit na puting figura sa aming pintuan. Habang papalapit, ay dahan-dahan itong lumiliwanag sa paningin at rumirehistro ang totoong imahe nito. Isang napakagandang puting pusa. Ito'y umupo sa harapan niya at dinilaan ito ang sarili nitong kamay na animoy nililinis ito. Napabuntong hininga si lola at dahan-dahang sinira ang pintuan. Mabilis lumapit ang pusa na parang nagsasabing maaari bang pumasok. Nag-isip si lola, posible kasing aswang ito or baka pusang gala na may rabies. Sabi ni lola sa sarili ay, masyado itong maganda para maging pusang kalye. Ako na ang nagsasabi sa inyo, napakaganda nitong pusang ito. Iba ang pagkaputi. Pati ang anyo nito, napakapino.
nagdesisyon si Lola na papasukin ito. Naniniwala si Lola na pag may pusang dumating sa iyong buhay ng biglaan at naghahanap ito ng matutuluyan, kupkupin mo dahil sa pagdating nito, higit na mas kailangan mo siya kesa sa pangangailangan niya sa iyo. Alam ni Lola na may dahilan ang pagdating ng pusang iyon. Sa pagdating ng puting pusa dito sa amin sa bahay, dito na rin nagsimula ang mga katakot-takot na eksena na akala namin ay sa pelikula lang nangyayari. Ano ang dala nito sa aming buhay? Kapahamakan? Proteksyon? O gabay? Aba, anak ng pusang inang ito. Alay, natuto ng mangalkal ng gamit eh. Wika ng lola ko na may halong inis. 3 linggo na nakakaraan mula ng pagdating ng misteryosong pusa sa amin. At sa awa naman ng Diyos, di na bumalik yung nakakatakot na bisita ni Lola. Nakaramdam ako ng hilakbot nang nilahad sa akin ni Lola ang buong istorya ng pagbisita sa kanya ng aswang. Parang wala lang sa lola ko ang nangyari. Kung ako kasi yun, natroma na ako. Sa Visayas ang orihinal na pinagmula ng pamilya nila Lola. At mula pagkabata ay marami na siyang nakakakilabot na karanasan. At yung iba ay mas nakakatakot pa. Sa tagal kong naninirahan dito sa bayang ito, marami na rin kuro-kuro at kwentong bayan akong naririnig. Isang araw, naisipan kong maglomi sa bayan at dumaan sa palengke. Nagulat ako sa aking narinig nang nakarating ako rito. Bawat sulok ng palengke ay iisang paksa lang ang pinag-uusapan. Naging maugong ang balita na mayroon daw na huling aswang sa kabilang bayan. Nang nakarating na ako sa Lomi House na nasa loob ng palengke, kinuha ko ang pagkakataon para may maitanong ako doon sa crush ko. At least may dahilan ako para kausapin siya. Idol, totoo ba yung balita sa aswang? Tanong ko sa kanya. Oo eh. Polis daw mismo nakahuli. Anya. We, totoo? Tugon ko. Medyo napatagal ang usapan namin kaya inabot na ako ng hapon. Actually, di naman tungkol sa aswang ang napag-usapan namin. Di naman kasi ako interesado doon. Basta, ginawa ko lang yon na pang-open ang topic. Nang makauwi na ako at makarating sa bahay, eh yun pa rin ang usaping pinagkukwentuhan nila mama at ang aking tiyo. Inusisa ko sila na idetalye ang pagkwento since na na-curious na din ako. Sabi nila may nahuli raw na napakalaking aso na nakakatakot ang itsura kagabi at ikinulong sa isang silid sa police station. Bandang alas 11, nag-alala kasi ang pulisya at nagrorondang mga barangay tanod na baka makagat ito at makadisgrasya nang naglalakad sa kalye. At isa pa, umaasa sila na mabibigyan ng pabuya dahil sa laki ng aso. Nakasisigurado silang hinahanap na ito ng amo at handa itong magbigay ng gantimpala sa makakapagsauli. Panay kalampag at bunggo raw nito sa pintuan. Gumagawa raw ito ng paraan para makaalis, ngunit di na nila ito binigyang pansin dahil nakalak naman ang disusing pinto at may double lock rin ito kaya naisip nilang di naman yun mabubuksan ng aso. Hayaan na lang natin. Bandang alas 3 daw na madaling araw ay hingal at may pagdahak silang narinig
na parang may naiipit na ubo na gustong ilabas. Ngunit medyo malalim ang boses na lumalabas mula rito. Inisip ng mga bantay sa labas na gutom na ito at nanghihina, kaya't sila ay naghanda na makakain. Mga bandang alas 4:30 nang pasukin nila ang kwarto para haina ng aso. Isang revelasyon ang bumungad sa kanila. Sumambulat sa kanila ang isang hubad na babae. Malalabanos daw ang kutis nito. Maganda ang mukha at napakaganda ng hubog ng katawan. Nakalimutan kong sabihin na yung asong nahuli ay mayroong malaking sugat paakyat sa puwitan nito. Kaya nagtinginan ang mga kalalakihang nakasaksi, dahil kahit sobra silang namangha sa katawan ng babae ay nakagulatan sila. Bakit mayroon itong kaparehong sugat sa kaparehong parte dun sa nahuling aso? Nagkagulo sila at napagtanto na aswang nga ito. Nangibabaw ang boses ng nakakarami. Napatay na ora mismo ang babae dahil baka meron pa itong mabiktima. Ngunit hindi ito natuloy dahil hindi sumang-ayon ng hepe ng pulis. Lumapit ang hepe sa babae at nagwika, "Heto ang damit, magpalit ka at ikay umalis na iha. Ipangako mo na di ka na babalik sa lugar namin dahil sa susunod na mag-cross ang landas natin dito. O mambiktima ka ng aming kabaryo, ako mismo ang papatay sa iyo." Hindi sumagot ang babae, ngunit ito ay tumango ng 3 beses. Umalis ang babae nang nakayuko, nawari hiyang-hiya sa naganap. Naputol ang usapan nang biglang sumabat si Lola. "Yan, yan, sige, pagkwentuhan niyo pa. Nako, wag na wag niyo silang pag-uusapan sa araw ng Biyernes, lalo na alas 3 ng hapon. Nako, 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 talaga kayo. Tandaan nyo, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita." Biglang sumulpot yung pusa. Habang nag-uusap kami, sabay ikot kay Lola, nawari sumasang-ayon sa pangangaral nito. Lumipas ang mga araw at nasasanay na rin ako sa buhay probinsya. Pero sa panahong nailagi ko ay napansin kong napakailap talaga ng misteryosong pusa na ito. Una, walang nakakahawak rito kundi si Lola lang. Pangalawa, bigla-bigla na lang itong nawawala. At pangatlo, may mga araw na nagdadala ito ng patay na batang bayawak, ahas o minsan daga. Ewan ko kung nag-aalay ba ito, nagsishare ng pagkain, o pinagyayabang lang nitong pinoprotektahan niya ang aming tahanan. Gaya ng sabi ko, liblib at malapit kami sa bundok. Kaya naman medyo marami talagang ganong mga hayop sa amin. Isang Biyernes, naimbitahan si Mama na tumulong sa kasalan. Sa probinsya namin, pag may isang selebrasyon ay nagtutulungan ang magkakapitbahay para sa pagluluto, pagkatay at pag-ayos ng lugar ng gaganapan. Ito'y libreng pagtulong, ngunit automatic sa amin na pag ikaw ay tumulong, eh may libre kang ilang balot ng ulam na galing sa handaan. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, nagsara na kami ng tindahan ni Lola at naghanda na rin para sa hapunan. Maaga kami nagsara dahil masama ang pakiramdam ni Lola. Hindi uuwi si Mama, kaya nagkandado na rin kami ng mga pinto. Pinagsabihan ko si Lola. "Lola naman kasi, alam niyo namang di na kayo kasing lakas ng dati. Isa pa, hindi na kayo bata. Kaya huwag niyo naman sanang abusuhin ang katawan niyo." Paano naman kasi, ang hilig pa rin niyang magtatanim, magbunot ng ligaw na damo sa aming bakuran, at masyado rin siyang malinis. Walis dito, walis doon. Tatawa-tawa lang ang lola ko sa akin matapos ko siyang pagsabihan, pero
Biglang napakunot ang kanyang noo nang siya'y may naalala. Teka, napapasok mo ba ang pusa? I-check mo at tingnan ng mabuti. Hindi pwedeng sa labas matulog yun. Kawawa naman. Sabi ni Lola. Kinuha ko ang flashlight at tinawag ko ang pusa. Ming! Ming! Inikot ko na ang labas ng bahay at lugar sa paligid nito. Ngunit di ko talaga mahanap, kaya sumuko na ako at umuwi. Bahag rin kasi buntot ko, kaya wala akong planong magpatagal-tagal sa dilim. Dumiretso ko kay Lola. Pagpasok sa bahay at nagwika, Lola, wala talaga. Inikot ko na yung buong bahay at kalapit na lugar. Hayaan mo na, ikandado mo na ang pinto at matulog na kayo ng kapatid mo. Sabihin mo rin sa tito mo na takpan yung pagkain bago matulog. Ani ni Lola. Bandang alas 10 ng gabi, hindi pa rin ako makatulog, kaya pumunta muna ako ng banyo para umihi. Medyo maihiin kasi ako, lalo na pag maraming nainom. Pagpasok ko sa banyo, halos tumalbog yung puso ko. Napasigaw ako. Halos mahimatay ako sa nangyari. Paano naman kasi? Nagkagulatan kami nung pusa. Nang pumasok ako sa banyo, sumalubong sa akin yung pusa. Nalundagan ako dahil nagulat rin siya sa pagpasok ko. At ako naman, akala ko kung ano na yung tumalon sa harap ko. Kapag gabi kasi, tinatamad na ako magbukas ng ilaw. Medyo malayo kasi yung switch ng ilaw sa banyo. Alam nyo na, galawang probinsya. Nang makaraos sa pag-ihi, ay nakaramdam ako ng gutom. Gusto ko talagang kumain, ngunit naglalaban ang puso't isip ko. Naglalaban rin ang pagkagutom at kaduwagan ko. Gaya ng sabi ko, medyo mahina talaga loob ko. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, ay nagdesisyon akong lumabas at magbukas ng pinto. Biglang nag-angil ang pusa at tumakbo papalapit sa akin. Paikot-ikot ito sa paa ko habang nagtatayuan ng balahibo. Maging ang buntot nito, nakaramdam ako ng parang may mali. Narealize ko na iba ang katahimikan ng gabing yun. Nagpasalamat ako sa pusa at kinausap ito na parang tao. Di ko alam kung anong talagang gusto mong ipatid sa akin, pero alam kong ayaw mong buksan kong pinto. Walang ano-ano ay lumapit ang pusa. Inaangat nito ang dalawang kamay na wari parang batang nais magpabuhat. Dinala ko siya sa sofa at dun ko siya nilambing. Unang beses kong nahawakan ang mailap na pusang ito. Matagal-tagal na siya sa amin, ngunit ngayon ko lang napagtanto na minsan di pala namin ito napangalanan. Dahan-dahan na ako nakaramdam ng antok. Habang kayakap ang pusa, ipipikit ko na sana ang mga mata ko. Nang biglang nakarinig ako ng pagpunit at pagyupi sa yero. Agad akong tumakbo sa pinanggagalingan nun at dinala ako ng tunog sa kwarto ng aking lola. Alam ko na hindi tao ang gumagawa noon, kaya bumalik ako sa banyo. Kinuha ko ang stand ng kahoy na hawakan ng map at tinanggal ko ang dulo. Kumuha naman ako ng napakaraming banana cue stick, tape, straw at goma. Bata pa ako noon, kaya di ko alam bakit yun ang instinct na pumasok sa akin. Basta in short, gumawa ako ng sibat. Improvise nga lang. Wala pang isang minuto ko to ginawa, kaya naman medyo bara-bara lang. Binalikan ko ang kwarto ni Lola. Napansin ko na may nagyuyupi nga ng yero sa aming bubong. Nakasilip ako mula sa pintuan. Aswang, tanong ko sa sarili ko. Nakaramdam ako ng takot. Para akong naninigas dahil di ko alam ang dapat na maramdaman. Higit pa sa takot ang nadadama ko.
Mahal ko si Lola at ayokong mapahamak siya. Kaya kahit nanginginig ako ay pinasok ko ang kwarto at tinusok ang mukha na nakadunga mula sa uka sa bubungan. Nagising si Lola sa ginawa ko at nagwika, "May bisita tayo. Maghanda ka." Nagkaroon ng malakas na kalampagan at pagyanig ang aming bubungan. Tingin ko sa mata ko ata na tsambahan, kaya nagwawala. Siyempre, masakit yun. At kung sino man ang nasa itaas, siguradong galit na galit iyon. Isa, dalawa, tatlo. Akala ko nagbibilang lang si Lola o nagre-ready ng hudyat. Yun pala, binibilang niya ang nilalang sa bubong. Sabi niya ay, "Hindi na siya nag-iisa ngayon. Nagsama na siya ng kauri niya. Gisingin mo na ang kapatid mo at tito mo. Dali!" Tinawag ko sila at pinadiretso sa sala. Samantala, yung pusa namin ay nag-iba. Ang kaninang malambing ay ngayon naging itsurang mabagsik. Nagkatinginan kami ng ilang segundo nang bigla itong tumakbo ng mabilis at lumabas ng bahay mula sa bintana ng banyo at tumalon papunta sa aming bubong. Himik ng gabing ito. Kaya't nangingibabaw ang pag-angil ng aming pusa na siyang galit na galit ng mga oras na yon. Kung nakarinig ka na ng nag-aaway na pusa, ganun na ganun ang naririnig namin mula sa aming alaga. Napakalakas ng pagyanig at kalampagan ang nagpakaba sa amin mula sa bubungan na wari mo'y may mga taong nagbabalik panaog sa magkabilang dulo nito. Lahat kami ay nagtipon-tipon sa may sala. Takot na takot kami magkakayakap. Hinikayat kami ng lola ko na magdasal ng malakas. Isang dasal na mula sa puso, sabi niya. Huwag daw namin dasalin ang tipikal na ama namin o Abaginoong Maria. Mas malakas daw kung mananampalataya kami at makikipag-usap sa Diyos gamit ang aming tapat na puso. At hilingin daw namin ang gabay at lakas ng loob na siyang kulang sa amin sa kasalukuyan. Patuloy ang pakikipagbuno ng aming pusa mula sa mga nilalang sa bubungan. Naririnig ko na hinahabol nito at inaangilan ng bawat galaw ng kalaban. Nang mga oras na yon, napaisip ako kahit natakot na ako. Sabi ko sa sarili ko na, bakit ipinaubaya ko ang responsibilidad na protektahan ang aking sarili sa isang pusa na isang maliit na hayop lamang? Ito na ba ang sukatan ng aking pagkalalaki? Ganito ba ako kaduwag na hinayaan kong isang pusa ang magtanggol sa aking pamilya na alam kong higit na mas malaki ang kanyang sinasagupa kaysa sa kanya? Lola, lalabas ako! Sambit ko kay Lola. Sabay takbo sa pintuan ng kusina nang biglang isang malakas na batok ang ginawa sa akin ni Lola. Ikaw na bata ka, hindi ka nag-iisip. Walang kwenta ang tapang kung hindi mo gagamitin ang utak mo, sabi ni Lola. Kung tapang ang pag-uusapan, ay mas matapang ako sa'yo. Pero naisip mo ba na pag lumabas ka at nakasalisi sa paglabas mo at nakapasok yung isa sa mga nilalang sa taas, paano na ang kapatid mo?
Isa pa, bata ka lang. Hindi ito kagaya ng napapanood mo lamang sa TV. Hindi ito isang laro. Dagdag nito. Mabilis kong naunawaan ang dahilan ni Lola. Kaya naman agad akong bumalik sa sala at nag-antabay sa susunod na mangyayari. Yumakap ang bunso kong kapatid na babae at nagsabing, Kuya, ano na ang mangyayari sa atin? Kakainin ba tayo nung nasa bubong? Hindi. Malabo mangyari yun. Manalig ka. Tugon ko sa kanyang takot na katanungan. Habang lumalalim ang gabi, lalo akong nababahala dahil yero lang ang aming bubungan. Kung kaya't sa bigat ng mga nasa taas, posibleng lumugso at makapasok ang mga aswang sa taas. Nawala ang pag-angil ng aming pusa. Nawala ang presensya sa aming bubungan. Binalot ng katahimikan ng aming paligid. Nang biglang, lumugso ang aming bubungan sa bandang banyo at nabutas. Isang malaking anino ng aso ang bumagsak at tumakbo papalapit sa amin. Tumakbo ito sa direksyon ng sala kung saan kami nagtitipon-tipong apat. Sa aktong nakita ko, hindi na ako nagdalawang isip. Sinalubong ako ng malaking aso. Iniharang ko ang aking katawan para hindi malapitan ng iba kong kasama. Rinig na rinig ko ang pagpunit ng bawat kalamnan ko sa paglapat at pagkagat sa akin ng nilalang na ito. Pagkamanhid. Ito ang nararamdaman ko habang nanlalabo ang paningin ko. Ang huling bagay na nakita ko ay ang pagsagpang niya sa aking mukha. Sigaw ako ng sigaw. Anak ng pusa. Panaginip lang pala lahat. Kinabahan ako at naramdaman ko ang basa kong likuran dahil sa aking pawis. Nang patayo na ako sa kama, nagulat ako. Yung pusa, nakahiga pala sa tabi ko. Ngunit ang ikinagulat ko, may sugat ito sa bandang buntot. Ngunit parang wala lang sa kanya ito at hindi niya iniinda ang sakit. Nakatitig lang siya sa akin. Ming-ming! Ming-ming! Gamutin natin yung sugat mo, sabi ko. Nagmiyaw lang sa akin ang pusa at bumaliktad ito. Wari, nagpapahawak ng katawan. Nilambing ko ito ng saglit at pagkatapos ay tumayo ako para kunin ang first aid kit. Habang naglalakad ako sa kusina, tatawa-tawa ako. Dahil salamat sa Diyos, panaginip nga. Wala namang kasing butas na malaki sa bandang banyo at mukhang wala namang nalaglag mula sa lugar na yun. Inisip ko, sa kakakinig ko ito sa kwentong aswang kinamama. Matapos gamutin ang pusa, ay nakipagkwentuhan ako kay Lola. Nakatulog raw ako agad kagabi matapos namin kumain. Saad pa ni Lola, binabangungot daw ako at medyo sinisinat. Kaya nilagyan niya ako ng dahon ng kakawate sa ulo at binudburan ng konting asin. Maaari daw kasing minamarkahan ako ng aswang, sabi niya. Paliwanag ni Lola, hindi lahat ng aswang ay kumakain ng laman ng tao o dugo. Minsan yung iba, hinihigop nila ang lakas ng taong gusto nilang biktimahin. Natawa lang ako sa mga nasabi ng lola ko. Lumabas muna ako ng bahay para magwalis-walis. Sinalubong ako ng pusa sa pintuan at panay miyaw nito na parang may gustong sabihin. Nararamdaman kong may ibig itong ipahiwatig. Kaya't inobserbahan ko ito at sinundan. Dinala ako nito sa likod bahay. Nagulat ako sa aking nasaksihan. May underwear ng babae na nakakalat sa damuhan. Napangisi lang ako at nasambit ko sa pusa. Nako,
Medyo manya ka pala. Sabay tawa. Nang aalis na ako ay nag-angil ito at parang galit na kinuha ang atensyon ko. Binalikan ko ito at tinanong. Ano na naman, Aber? Inikot ko ang mata sa paligid ng bahay. Napansin kong may mga kalmot sa dingding. Kalmot mula sa tao? Naniniwala kong gawa ng tao ito. Dahil limang daliri ang pagkakahiwa rito o pagkakalmot. Napansin ko rin na sa bandang likod ay uka-uka ang bubungan na parang may nagyuyupi ng bahagya. Kinabahan ako sa mga oras na yun. Tinanong ko ang sarili ko na, oo, panaginip ngayong kagabi, pero ano itong nakikita ko? Natulala ako at napatingin sa pusa. Ano ka ba talaga? Sabi ko. Pinag-isipan kong maigi at nagdesisyon na di na ipaalam kina Lola ang nakita ko. Agad ako nagpunta sa bayan para mamili ng asin at bawang. Dumaan rin ako sa simbahan at humingi ng holy water. Naniniwala kong may ibig sabihin ng panaginip ko ng gabing yun. Nang makauwi sa bahay, tatawa-tawa si Lola nang sinalubong ako. Oy, ano na naman yung kalakuhan mong iyan, bata ka? Sabay tawa. Bakit ang dami-dami mong biniling bawang at asin? Saan mo na naman gagamitin yan, Aber? Wika nito. Nginitian ko lang si Lola. Sinabi kong, wala. Hehe. Di na kayo nasanay sa akin. Nag-ipon ako ng kawayan at gumawa ng maraming tusok mula rito at binaon sa likod ng bahay para magsilbing harang. Nagbudbud ako ng asin sa bubungan at sa buong paligid ng bahay. Bawat bintana, nilagyan ko ng pinisang bawang. Yung holy water naman, tinabi ko sa ulo na ng aking kama. Nang mga oras na yun, naghahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Feeling ko, para akong nasa adventure at ako si Pedro Penduko. Pero at the same time, kinakabahan dahil alam kong hindi laro ang pinapasok ko. Tumambay ako sa may kubo katabi ng pusa at napatulala rito. Muli ko siyang tinanong, ano ka ba talaga? Ano yung kagabi? Pangitain ba yun? Ikaw ba may gawa nun? Nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, nabasa nito ang bubungan at nasayang ang mga asin. Nagtumbahan ang mga tusok na kawayan dahil sa babaw ng pagkakabaon nito sa malambot na lupa. At yung bawang, nasayang din. Sa labas na parte ko kasi nilagay, kaya di na rin siguro ito e-epekto. Natatawa na lang ako at nangingisi. Sabi ko sa sarili ko, ano nga bang magagawa ng isang bata na katulad ko? Haha. Psst! 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 May pagsitsit ako narinig. Alam kong lahat kayong mga nakikinig ay meron kayong mga katanungan sa inyong isip ngayon. Kung yung misteryosong pusa nga ba ay mahiwagan nila lang? Makapangyarihan ba to? Ito ba ay aswang o sigbin? O alaga ng engkanto? Lahat ng kalituhan sa isip nyo ay bibigyan ko sagot sa huling yugto ng aking kwento. Halina't samahan nyo ako. Samahan nyo akong simulan kung saan dapat magtapos at tapusin kung saan dapat ito simulan.
probinsya ng aking ina ay sa isang liblib at maliit na bayan sa Batangas. Noong mga panahon na yon, sadyang konti lamang yung mga kabahayan dito. Napakasimple lang ng pamumuhay. Kapag kailangan mo ng tubig, nag-iigib ang mga tao sa poso. Yung iba naman, mayroong mga sari-sariling balon sa kanilang mga bahay. Kung pagkain naman ang pag-uusapan, napakalapit lang ng bayan kahit pwede mo itong lakarin. At bawat kabahayan ay may tanim ng kani-kanilang mga gulay. Kaya minsan, nahihingi mo na lang ang mga pagkain noon. May pagsitsit akong narinig. Agad-agad biglang umangil yung alaga kong pusa. Palakas ng palakas ang paninitsit. Medyo naiirita na nga rin ako ng mga panahon na yun. At yung aking pusa, inis na inis din. Nagtatakbo yung pusa ako sa damuhan. Doon sa eksaktong direksyon kung saan nagmumula yung boses. Agad akong sumunod, dala yung tirador ko. At yung mga baon-baon kong mga jolen. Bala ko iuwi yung pusa para sabay kami makauwi. Kasabay na rin ang kuryosidad kung ano ba talaga yung boses at kung ano yung pinanggagalingan noon. Nang biglang may humila sa aking tenga. Aray! Aray! Masakit! Masakit! Tama na! Tama na! Hila-hila ko ni Lola sa tenga. At agad niyang sinabi, pumasok ka na sa bahay. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Malapit na mag-alasays oh. Kaya agad akong pumasok sa pagsunod ko sa Lola ko. Kung ano man ang narinig mo, huwag mo natabingan ng pansin. May mga bagay tayong di dapat pangimasukan. Kaya mo na yung pusa. Alam niya na ginagawa niya. Di ako sang-ayon kay Lola. Lalo na sa kanyang mga sinabi. Pero bilang respeto, sa isip na lang ako nagreklamo. Pumatak na yung dilim. Kailangan ko na rin magsara. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung pusa. Dahil sa nangyari kahit papano, napalapit na yung loob ko sa pusa. Kaya hindi ko maatim na basta saraduhan lang siya ng bahay at pintuan. Hindi ako mapakali. Bandang alas 8 nang narinig ko siyang magmiyaw. Meow! Meow! Dali-dali ako nagbukas ng siwang para papasukin siya. Ikaw na pusa ka? Atakihin na naman ako sa iyo eh. Nakaka-nervous ka. Inikutan lang ako ng pusa. Nawari mo'y naglalambing ito at nanunuyo. Aba, marunong ka na rin ngayon manuyo ah. Alam mo na rin pag galit ako. Parang tao ka na talaga. Sambit ko. Agad kong pinunasa ng pusa para maging malinis ito. Mandang alas 11 noon. Tanda ko pa noong nagsimula yung mga mahihinang kaliskos. Nag-umpisa lang yun sa simpleng paggamot ng dingding at yabag ng paa sa gilid ng aming bahay. Kung alam mo yung natapakan na tuyong dahon, ganun na ganun yung mga naririnig ko sa labas. Hanggang sa di nagtagal, umurong na naman ang tumbong ko sa takot. Kaya halos di ako makagalaw ng mga oras na yun. May mga iba na nagsasabi, nakalaban daw nila yung mga aswang. Meron naman, naghamon ng away sa mga aswang. Meron pa ako narinig na kwento, sinigawan daw nila yung mga aswang. Pero pag nandun ka na sa ganoong eksena, maniwala ka sa akin, maninigas ka sa takot, uurong yung katawan mo at panginginig ka. At dahil sa panginginig ng katawan ko, at panlalamig na rin, pagapang akong tumungo sa kwarto ng kapatid ko at ganoon na rin papunta sa tito ko. Nagwika ako sa kanila na, dumiretso na kayo sa kwarto ni Lola. Pagmadali tayo. Ng mga oras na yon, ramdam ko na nagiging agresibo yung nilalang. Kanina, isang presensya lang yung nararamdaman ko. Ngayon, parang apat na yata sila. Kung paano ko nasabi, dahil meron ako naririnig, humihingal banda sa pinto. Yung isa, may kumalabog sa bubong. Meron naman, makampas sa tindahan. At yung huli, may pilit nagbubukas ng jealousy sa bintana. Pinipilit kong paniwalaan yung sarili ko na sana tao lang itong mga to. Lasing or addict,
Para hindi ako natatakot ng ganito. Pero ramdam ko, higit pa sila dun. Nakarinig kasi ako ng pag-uusal, parang kakaibang lingwahe, na baliktad na pinapasalita. Kaya matapos ng gisingin namin si Lola, lahat kami nagtipon-tipon. Nagsama-sama kami sa salas gaya sa panaginip ko. Sa totoo lang, maraming kaibahan dun sa panaginip ko. Pero kahit papano, may ideya ko anong susunod na kakahinat na namin. Kinuha ng tito ko yung mga itak. Nag-iisa kami ng hawak. At alam niyo nangyari. Sinimulan na namin maghanda. Shit! Si Mama! Nakalimutan ko nasa kwarto, sa may kusina. Tatakbo ko itong tinungo at naabutan ko si Mama na nanlalaki ang mata. Takot na takot. Kaya wala ko nagawa, sinampal ko siya ng malakas para bumalik siya sa ulirat. Nagsisigaw kami. Noong mga oras na yon, para bang wala makarinig sa amin. Kahit na sobrang tahimik ng paligid. Sabi ni Lola, huwag daw kami matakot. Manalig at manampalataya lang kami. Huwag namin palambutin yung loob namin. Dahil di hamak na mas malakas ang Diyos natin kumpara sa nila lang na to. Lola, may holy water nga pala po ako galing sa simbahan. Teka, kukunin ko lang po. Ang ilang nila lang na kanina'y nasa ibabang parte ay ngayon nasa bubunga na lahat. Nagsama-sama sila dun sa taas. Iniabot ko kay Lola yung banal na tubig at ito ay nagwika. Kunin niyo yung kawayan malapit sa banyo. Itali niyo ito sa dulo ng itak para humahaba-haba naman ito. Gawin natin ito panungkit. Lawayan niyo yung kabilang mukha ng itak at yung kabila naman pahiran niyo ng holy water. Wala na magtatanong, gawin niyo na. Sa mga hindi nakakaalam, pag nilawayan mo yung itak na gagamitin mong panugat sa isang aswang, ay hindi ito gagaling. Habang buhay itong magiging sariwa, kaya labis na lang pag-iwas ng mga aswang sa taong may alam ng pangwatra sa kanila. Meow! 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 Guys, sa panaginip ko, ay nag-angil ang pusa. Kung kahit papano ay may konting pagkakahawig ito sa napaginipan ko. Sigurado ako lalabas ang pusa. Dahil nga bata pa ako sa panahon ito, ay may ideya ako na tanging bata lang din ang makakaisip. Pinilit ko pakalmayin ng pusa at sinabi ko sa kanya, kung lalabas ka at gusto mong puntahan yung mga nilalang sa taas, hindi kita pipigilan. Pero antayin mo ako. May gagawin ako sa'yo para masigurado ko na hindi ka nila masasaktan. Hinarga ko ang pusa at tinungo ang aming kusina. Hinaplosan ko ito at binasa ng holy water. Hinabitan ko ito ng strip na bawang sa bandang likuran na kinuha ko mula sa aming tindahan. Kung pamilyar ka sa bawang na binibenta, yung tigda 2 piso at naka-plastic at naka-staper sa matigas na papel, yun na yun yung dinikit ko sa kanya. Nagkaroon na matinding yupi ang aming bubong. Uy! Lola! Lola! Napasigaw ako dahil nakita ko mga yupi na ginawa ng aswang sa aming yero. Doon sa bandang dulo ng aming bahay. Noong mga panahon yun, hindi ko matandaan kung naihiba ako mismo sa salwal ko dahil sa takot. Pero nakita ko yung kapatid ko. Walang patid sa pagiyak. Kaya kahit bata ako nun, nilakasan ko yung loob ko. Nagkatingin ng kami ni Lola. Guno na rin ang aking tito at mama. Kaya alam nila kung ano yung nasa isip ko. Nagkaintindihan kami at nagsabay-sabay kaming nanundot doon sa butas na ginawa nung nilalang sa taas. At kitang-kita namin yung pagdungaw ng mukha mula doon sa siwang. Nadaplasan namin ito at sabay-sabay kaming tumusok ng paulit-ulit. Narinig ko pa nga na nagwika to sa mga kasama niya na akin ang bata. Sa inyo na yung mga matatanda. Nanlambot ang tuwid ko. Dahil kapatid ko yung tinutukoy niya. Kaya kumuha ako ng upuan at di ako tumigil. Pinagtutusok ko yung bubong. Di bali na mabutas.
Di bali na magkakitaan kami ng mukha sa mukha. Dahil sa uli, alam ko makakapasok rin naman sila sa loob. Habang nagtutusok ako, ay nakabantay si Lola, kinamama at tito. Andun siya sa likuran ko. At kung sakali man bumigay ang bubong, alam kong babaka pa nila ako. Isang mahabang pag-angil ang pinakawala ng aking pusa. Nagkatingin lang kami. Nawari, nababasa namin ang iniisip ng bawat isa. Nang bigla itong tumakbo papaalis. Napabuntong hininga na lang ako at napaisip. Gayang-gaya sa panaginip ko. May nahagip ako. May natamaan ako. Bigla ako pinababa ni Lola sa pagkakatayo ko sa upuan. At ito'y nagdasal na parang sa Latin. At siya naman ang tumusok sa bubungan. Isang malakas na sigaw ang umilingongo sa paligid. Sa itong sigaw na hindi ko maintindihan kung kabayo ba, aso, o baboy na pinaghalo-halo. Nagkagulo sa bubungan. Nakakyat na rin ang pusa sa taas. Alam ko, isang matinding sagupaan na naganap. Wala kaming magawa kundi magdasal, magtiwala, manalig sa may kapal. Napapaisip na inayaan namin ang pusa na lumaban para sa amin. Bandang alas tres ng madaling araw, nang binalot ng katahimikan ng paligid. Nakarinig kami ng sunod-sunod na talunan mula sa taas. Umalis na sila. Tapos na. Sabi ng aking lola. Napabuntong hininga na lang kaming lahat. Pero alerto pa rin dahil ayaw namin maging kampante sa sitwasyon. Nakarinig ako ng isang malungkot na ungol mula sa pusa ko. Muning? Muning, ikaw ba yan? Sabi ko. Narinig ko ang kanyang pagsiyap mula sa pinto. Akte, anong gagawin ko? Baka pag pinagbuksan ko to, salisihan tayo nung nasa labas. O di naman kaya baka ginagaya lang nila yung pusa ko. Lola, anong gagawin ko? Magtiwala ka ako. Gawin mo kung ano sinasabi ng puso mo. Yun ang sabi sa akin ng lola ko. Kaya bahala na. Binuksan ko ng konting siwang ang pinto at gaya ng dati tinawag ko yung pusa. Ngunit walang pusang lumapit. Mahina kong tinawag ang pusa at ito'y umungol ng marahan. Naaninagan ko na nakalupasay ito sa labas at hindi ito makagalaw. Ang inang buhay ito. Bahala na. Tinakbo ko ang pusa. Kinarga ko ito papasok. Sa kabutihang palad, wala nang panganib sa labas. Wala namang sugat o kagat yung pusa ko. Pero napilayan yung paa nito sa bandang harap. Naiyak ako sa awa. Niyakap ito ng mahigpit at pinasalamatan ko. Nakapagtaka na paano nagawa ng pusa na ialay yung buhay niya. Nasamantalang kung tatakbo siya, tatakas, isigurado kung hindi naman siya madadamay. Sinambit ko ang mga katagang, sa susunod, huwag ka nang susugod ah. Nagmiyaw lang ito nawari, sumang-ayon sa akin. Mula ng araw na yon, di na kami binisita ng mga nilalang na sumalakay. Sa mga panahong to, payapa na sa lugar namin. Marami na rin mga bahay, alis magkakalapit na nga. Sa kasamang palad nga lang, wala na yung pusa ko. Patay na siya. Pero 5 taon matapos ang insidente, inamuhay pa ng payapa ang aking alaga. Sa mga nag-iisip kung anong misteryo kinukubli ng pusang to, siguro ito na yung panahon para bigyan ko kayo ng linaw. Kung ano yung hiwaga. Hiwaga ng pagkakaibigan namin. Unang-una, hindi naman engkanto. Hindi aswang, sigbin o makapangyarihang nilalang yung aking pusa. Isa lamang itong regular na pusa. Pero syempre, napaka-special nito.
dahil mahal na mahal niya ako at ang aking pamilya. Bago ko ilahad ang ikalawang kasagutan sa misteryo ng pusa ko, hayaan niyo munang sambitin ko ang mga katagang ito. Kung ano ang ginawa mo para sa iba, ay ibabalik rin ito sa'yo ang hindi mo inaasahan. Matapos ang pangyayaring yun sa buhay namin, pinilit kong isipin. Alam ko may connection sa akin yung pusa. Inalala ko kung paano ito dumating sa buhay namin. Sa pamilya namin, ako nagkita na ba kami dati? Para malinawan kayo, sa tuwing pupunta ako ng palengke, ikumukupit lagi ako ng 20 pesos. Kasi mahilig ako bumili ng mga hasang at laman loob ng isda. Sa totoo, libre lang naman to eh. Kasi tinatanggal naman talaga nila to. At yung iba, basura na nga para sa kanila. Pero, kaklase ko kasi yung anak nung nagtitinda at medyo hindi maginhawa yung buhay nila. Kaya konting tulong ko na yun sa aking tropa. Siya rin naman yung nag-iipon ng mga hasang para sa akin. Matapos kong makolekta yung mga hasang at lamang loob ng isda, tumatambay ako dun sa area malapit din sa palengke. At doon, napakaraming pusa. Napakaraming inaabandonadong puting. Sa madaling salita, nagpapakain ako ng mga pusa. Pinapakain ko sila lagi sa oras na dadaan ako doon. Palagi ko itong hinagawa hanggang ngayon. Kaya hindi naglaon, yung mga pusang yon, nagsitabaan, nagsilakihan. Actually, kung babalikan ko yung mga panahon na yon, natatandaan ko may 30 na yata o 50 yung naging alaga ako na halos araw-araw kong dinadalhan ng mga pagkain. Lahat sila iba-iba yung kulay eh. May batik, may kulay ebo, may itim, at higit sa lahat, mayroon ding kulay putik.